Matapos ang nakakabitin na last scene na ito, mga kaibigan, na nagpakita si Gojo kay Sukuna, ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa prating na chapter 261, ay sa wakas ay masasagot na rin ang ating mga katanungan. At mind you, isa na naman itong generational chapter, mga kaibigan, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang panel sa pagpapatuloy dito sa eksena na nakabaon pa rin ang kamay ni Yuji sa dibdib ni Sukuna, na iniisip niya rito kung dudurugin ba raw niya o hindi ang puso ni Sukuna. Maya-maya pa'y na nag-chant na si Sukuna ng domain expansion ay bigla siyang napalingon at hindi makapaniwala na ayan na nga, mga kaibigan, si Gojo ay nagpakita sa kanila. Pero sa isipan ni Sukuna ay pilit niyang iniisip na imposible na si Gojo nga talaga ito. At dito na nga makikita na si Gojo nga in flesh ang dumating, pero ang Gojo na to ay may tahi-tahi na sa noo. Kung kaya't habang nagtataka pa rin si Sukuna ay maya-maya pa ay na-realize niya kung sino ang nasa ulo ni Gojo. Dahil seconds later ay nang sinuntok niya si Yuji para mapalayo ito, ay dito na napasigo si Sukuna at kinausap si Gojo na wikang patawad dahil in-underestimate kita noon. Dahil di raw niya kasi alam na capable raw pala itong nasa ulo ni Gojo sa paggawa sa bagay na ito. Na maya-maya pa'y dito na in-address ni Sukuna si Gojo bilang si Yuta Okutsu. So hindi ito si Kenja, kung mga kaibigan, kundi si Yuta pala ang nasa ulo ngayon ni Gojo, na kaagad na na-recognize ni Sukuna. Man, grabe to. Nagbalik nga si Gojo pero mixed emotions tayo rito. Kaya na may matapos ng eksenang yan ay pinakita muna ang isang flashback. Na sa flashback na to ay nabanggit ni Yuta na ipapakain niya raw kay Rika ang bangkay ni Kenjaku para makopya ang curse technique nito, which will allow him to change bodies. Pero hindi sumang-ayon si Maki dito, subalit nagsalita naman si Hakari na may condition naman daw ang paggawa niyan. Nagagawin lang daw ito ni Yuta kung makukompletely wipe out na raw silang lahat at wala na raw silang iba pang options. Ayon naman dito kay Kusakabe na di ba raw pwede na kopyahin na lang daw ni Yuta ang limitless curse technique. Nasagot naman ni Shoko na di raw magagamit ang limitless kung wala ang six eyes. Tugon naman dito ni Kusakabe na kung six eyes na lang daw ang kokopyahin. In which ay sagot naman ni Shoko na di rin daw pwede dahil hindi raw curse technique ang six eyes kundi parte raw ito ng katawan ni Gojo. Ayon naman dito ni Maki na since na nakokopya raw ni Yuta ang curse technique with a time limit na 5 minutes, after ng 5 minutes na yan, ano na raw ang gagawin ni na Yuta? Dara pa dito ni Maymay na may risk daw ang paglipat ni Yuta sa katawan ni Gojo. Kasi maaring after ni Yuta makalipat sa katawan nito ay mawawala na raw kay Yuta ang kanyang curse technique and maaaring pwedeng mabuhay si Yuta habang buhay sa katawan ni Gojo. Nasagot naman ni Yuta na alam naman daw niya ang risk na yan. Pero ito na raw kasi ang kanilang huling option o last resort. Kaya una ay lalabanan daw niya si Sukuna gamit ang kanyang sariling domain expansion, at kung di pa raw niya ito matalo ay dito na raw niya i-consider ang paglipat sa katawan ni Gojo. Pero sabi naman dito ni Kusakabe na maganda naman daw ang plano na yan. Pero sa tingin niya ay hindi raw ito makatao. Nasagot naman ni Yuta na ano ba rong ibig sabihin ni Kusakabe sa hindi makatao. Ang kalaban daw nila rito ay ang pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan. At na kung ang only option lang daw nila upang manalo ay ang iabandon na ang kanilang humanity, then hindi na raw dapat pa silang mag-argue dito. Dadapang pasigaw na sabi dito ni Yuta na wikang, natatakot ba kayo na maging isang halimaw para harapin si Sukuna? Nasagot naman ni Maki na hindi naman daw sa ganun. Sadyang concern lang daw sila dito kay Yuta. Nasagot naman dito ni Yuta na paano naman daw ang kanilang guro na si Gojo? Hindi ba raw importante si Gojo? Na pinapa-shoulder lang daw nila kay Gojo ang pagiging isang halimaw o pagiging isang pinakamalakas, mga kaibigan. Na kung darating man ang panahon na mawawala raw si Gojo, sino pa raw ang magiging isang halimaw? Na kung walang gustong maging isa, willing daw itong si Yuta na maging isang halimaw para sa kapkanan ng lahat. Na matapos ang eksenong yan, ipinakita naman ang scene na magkasamang naglalakad si na Gojo at Yuta. Na dito humingi ng permission si Yuta na kung mamamatay raw itong si Gojo ay lilipat daw siya sa katawan nito. Na sa parte naman ni Gojo ay wala raw siyang pake dahil wala naman daw siyang intensyon na magpatalo. At wala rin daw siyang pake kung ano ang gagawin sa kanyang bangkay. Nabanggit din dito ni Yuta na maaaring descendant daw siya ng Fujiwara at Sugawara clan. Kaya sinabi rito ni Yuta na maaaring ipinanganak raw siya sa magandang circumstances kesa kay Gojo kasi maaaring magkaparehong descendant siya nitong dalawang big shot na mga angkan, mga kaibigan, sa mundo ng Jujutsu. Nasagot naman ni Gojo na oo, at dapat daw ay iti-take advantage daw ito ni Yuta. Kaya uunahin daw dapat ni Yutang ipa-improve ang kanyang curse energy o bakay sa curse energy control nito na napakaslapi daw ni Yuta pagdating dito. Maya-maya pa ay pinastep aside naman ni na Gojo si Yuta kasama din pala si Maki dahil papasok na rito si Gojo sa loob at ayaw raw ni Gojo na makita nila ang bloody side nito dahil hindi raw niya alam kung tama ba o mali ang kanyang gagawin ngayon. Na I believe ay patungo na si Gojo sa mga higher ups. So si Gojo nga pala talaga ang umuwas sa mga higher ups, mga kaibigan. Dada pa rito ni Gojo na kung matalo man siya ni Sukuna at mawawala na ang mga higher ups, ang papalit daw na mamumuno sa headquarters ng Jujutsu
Institute sa Tech ay si Principal Gaku Ganchi raw. Na kung mangyari man yan ay wala na rong mangyayaring problema pa sa hinaharap na gaya sa nangyari after nung sa Shibuya incident. At nang papasok na si Gojo sa room ng mga higher ups, ay sinabihan naman siya ni Nayuta na wag na raw maging isang halimaw pa itong si Gojo nang mag-isa lang. Nasagot naman ni Gojo na yan daw ang bagay na di niya magagawa dahil napag-iwanan na raw siya. At ang ibig niyang sabihin dito ay kailangan niyang mag-catch up kay Geto dahil si Geto ay sinusunod ang kanyang nakikitang tama o prinsipyo sa buhay. So this time ay ang nakikitang tama ni Gojo ay ang ubusin ang mga higher ups. Matapos niyan ay inilipat naman ang eksena dito sa Kaling Game player na si Amay na may curse technique pala na may kinalaman sa sugar na naa-amplify niya ang kanyang sariling sugar o ang sugar ng iba o dito sa pagkain. Kaya inilagay ni Shoko si Amay sa medical team para mag-supply ng sugar sa mga utak ng mga pasyente gamit ang curse technique nito. Matapos niyan ay sa present time, matapos nung napuruhan si Yuta ng slashing attacks ni Sukuna ay may kita dito na kagad palang dinala si Yuta sa medical ward na nahati nga pala talaga ang katawan nito noon na kahit inaplayan na raw ito ni Arata ng kanyang curse technique upang hindi na lumala pa ang mga sugat nito ay ayon dito ay maaring huli na raw ang lahat. Maya maya pa ay nagising naman si Yuta na sabi niyang conscious pa naman daw siya. Salamat kay Rika. Pero masabi niyang parang nasa kanyang limit na raw siya. Kaya ipinaalam naman ni Shoko dito kay Yuta na tapos na raw niyang matahe ang katawan ni Gojo. Kaya kung lilipat daw si Yuta sa katawan ni Gojo ay kailangan daw ni Yutang mag-activate ng reverse curse technique sa maximum capacity nito para ma-completely healed ang katawan ni Gojo. Matapos ang eksena niyan ay balik sa present ay makikita na magkasabay nang nag-activate si Sukuna at Gojo slash Yuta ng kanika nilang domain expansion. Naayon pa rito ng narrator na nakahanap na raw pala si Gojo noon o nakuha na niya ang solution sa isang open barrier domain na maya maya pa ay nagtapos ang chapter sa isang domain expansion clash na Malevolent Shrine versus Unlimited Void. So isang domain clash na naman ang ating masasaksihan mga kaibigan. Man, grabe ang chapter na to. Kaya abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa chapter 261 para mas maintindihan nyo pa at mas madadama pa ang isang napakagandang chapter na to kasi break po ang JJK next week. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this and see you guys again on my next video.